Hi! This is Lady Gagira. So, malapit na ang eleksyon. Ngayong Mayo, we're almost there. We need to talk. I want to say something to those who have decided to vote for Lenny Robredo. Maraming salamat. You chose the right candidate at mahal ko kayo dahil dyan. Kung kakamping ka at pinapalakpakan kita ngayon, I don't need to talk to you. I want to talk to people who decided to vote for BBM. Na hindi kayang depensahan na kanyang sarili sa kanyang mga issue. To someone who doesn't really have a platform. At si BBM, na simpleng debate hindi kayang magpakita. Alam kong isa ka sa biktima ng misinformation. Ngunit napakahalaga ng boto mo. And you are accountable. Maybe ayaw mo kay Lenny dahil nasasabihan siyang lugaw. Pero bakit pinupuri mo ang magnanakaw? Ayaw mo kay Lenny dahil utang kuno siya? Pero bakit mas bilib ka sa uutal-utal? Or ayaw mo kay Lenny dahil elitista kuno siya? Ngunit mas pinaniniwalaan mo ang taong namuhay ng marangya gamit ang pera ng sambayanan. Maybe sabi ng lolo at lola mo na maganda yung buhay nung panahon nila. Ngunit bakit hindi ka naniniwala sa mga biktima ng martial law? Alam kong gusto natin lahat ng pagbabago. At ayaw na natin bumalik sa dating sistema. The system you don't like. If you want to change the system, kung gusto talaga natin ang pagbabago sa ating bansa than it is right now, piliin mo ang taong mapagkakatiwalaan. Abogado. Mataas ang COA ratings. Walang issue ng korupsyon at maraming nagawa. Pag nanalo si BBM, wala na tayong magagawa sa mga posibleng mangyari. Maaring magbalik ang martial law but the government is not going anywhere. Hindi na tayo makakatakas sa mga posibleng mangyari because the Philippines is gonna be your home. I'm telling you right now na ang achievement ng ama ay hindi achievement ng anak. What you choose right now ay pinaniniwala ang weak leader ayon mismo kay Pangulong Duterte. And the fact na hindi siya umaatin sa mga interviews at nagsisinungaling siya sa kanyang academic and legislative backgrounds are proofs of the weakness of his character. I believe you can find a reason to vote for Lenny, pero kung nagdadalawang isip ka, let me help you. Vote for someone na maraming nagawa ng pandemic. Vote for someone na kulang pa ang 1 minute and 30 seconds para sabihin lahat na nagawa niya ng CNN debates. Vote for someone na naglingkod na kahit nung wala pa siyang posisyon sa gobyerno. Vote for someone na kaya magtrabaho ng 18 hours. Huwag kang bumoto sa kandidatong ni kailan ay hindi dinanas o maiintindihan ang paghihirap mo. Alam kong sasabihin mo na naman, respect my decision. Ngunit apektado tayo sa desisyon ng bawat isa. Let's be real. Alam niyong si Lenny Robredo ang iboboto ko. But believe me, and listen to me now, even if you disagree with me, hindi ako boboto sa taong Unity lang ang plataforma. May ilang araw ka pa para kilatising mabuti ang kandidatong napili mo. Hindi ako nagsisisi na si Lenny ini-endorse ko. Naging DDS man ako noon, ngunit mas open-minded ako ngayon. Nagsaliksik, namulat sa katotohanan, at ngayon pipiliin ang taong ipaglalaban ang karapatan ko bilang bakla at bilang Pilipino. Nagkamali man ako ng sinuportahan noon, but one thing that has never changed is my voice and my platform. Si Lenny ang boses ko sa darating na eleksyon. Ikaw ba?